Nehemias, ika-10 kabanata. Ang unang pumirma ay si Gobernador Nehemias na anak ni Hakalias at si Sedekia. Ang mga paring pumirma ay si Seraya, Azaria, Jeremias, Pashur, Amaria, Malkiya, Hatush, Shebania, Maluk, Harim, Meremot, Obadias, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Habija, Mijamin, Maazia, Bilgay, at Shemaya. Ang mga Levita na pumirma ay sina Jeshua na anak ni Azania, Binui na mula sa pamilya ni Henadad, Kadmiel, Shebania, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hashabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani at Beninu. Ang mga pinuno na pumirma ay sina Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonia, Bigvai, Adin, Ater, Ezekia, Azur, Hodia, Hashum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Meshulam, Hezir, Meshezabel, Zadok, Jadua, Palatia, Hanan, Anaya, Hoshea, Hanania, Hashub, Alohes, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, at Baana. Ang iba pang mamamayan ng Israel, pati na ang mga pari, mga levita, mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, mga awit, mga utusan sa templo, at ang lahat ng nakahiwalay sa mga dayuhang nakatira sa lupain namin para sumunod sa kautusan ng Diyos, maging ang mga asawa nila at ang mga batang nakakaunawa na, ay nanumpa kasama ng aming mga pinuno na aming tutuparin ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod niyang si Moises. Nanumpa rin kami na tatanggapin namin ang sumpa ng Diyos kung hindi namin matutupad ang pangakong susundin namin ang lahat ng utos at tuntunin ng Panginoon na aming Diyos. Nangako kami na hindi namin papayagang makapag-asawa ang mga anak namin ng mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Nangako rin kami na hindi kami bibili kung ipagbibili ng mga dayuhan ang trigo nila o kahit anong ipinagbibili sa araw ng pamamahinga o sa ibang banal na araw. At tuwing 7 taon, hindi kami magtatanim sa aming lupain at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Nangako pa kami na tutuparin namin ang utos na magbibigay kami bawat taon ng 4 gramong pilak para sa gawain sa templo ng aming Diyos. Nakalaan ito para sa tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, sa mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon na inihahandog araw-araw, sa mga handog para sa araw ng pamamahinga, para sa pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista. Maging sa iba pang mga banal na handog tulad ng handog sa paglilinis na inihahandog upang matubos ang mga mamamayan ng Israel sa kanilang mga kasalanan. Ginagamit din ang perang ito sa iba pang mga pangangailangan sa templo ng aming Diyos. Nagpalabunutan kaming lahat, pati ang mga pari namin at mga levita, para malaman kung kailan magdadala ng panggatong ang bawat pamilya, bawat taon, para gamitin sa mga handog sa altar ng Panginoon na aming Diyos, ayon sa nasusulat sa kautusan. Nangako rin kami na dadalhin namin bawat taon sa templo ng Panginoon ang unang ani ng aming bukirin at ang unang bunga ng aming mga tanim. Dadalhin din namin sa mga pari na naglilingkod sa templo ng aming Diyos ang aming panganay na anak na lalaki, pati ang unang anak ng aming mga baka, tupa at kambing, ayon sa nasusulat sa kautusan. Nangako pa kami na dadalhin namin sa mga pari ang pinakamagandang klase ng aming harina at ang iba pang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon para ilagay sa bodega ng templo ng Diyos. Dadalhin din namin ang pinakamabuti naming mga prutas at ang bagong katas ng ubas at langis ng olibo.
Dadalhin din namin sa mga Levita ang ikapu ng aming mga ani, dahil sila ang nangongolekta ng mga ikapu sa lahat ng baryo na may mga sakahan. Kapag mangongolekta ng ikapu ang mga Levita, sinasamahan sila ng mga pari mula sa angkan ni Aaron. At ang ikapu ng nakolekta ay dadalhin ng mga Levita sa bodega ng templo ng aming Diyos. Ang mga Israelita pati na ang mga Levita ay dapat magdala ng mga handog na trigo, bagong katas ng ubas at langis sa bodega kung saan nakalagay ang mga kagamitan ng templo at kung saan nakatira ang mga pari na naglilingkod, ang mga gwardiya ng mga pintuan ng templo at ang mga mang-aawit. Kaya nangako kami na hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos.